何？お前はもう死んでいる。ang palaki ng bayad mo, mas malaki ang bayad ko! Sinunog si Archie ni Kiko, kumatos ng buhay! Walang nagawa yung mga muscle ni Archie! Walang nagawa! Lalaban ka sa Battle of the YouTubers, bakit ka takot ka makipag-sparring? Paring nga takot ka na eh. Ano pa kaya pagdating kay Bad Boy na Cebu na actual na laban? Si Bad Boy na Cebu, laging nakikipag-sparring! Shoutout sa'yo, Coach Pagara! Shoutout sa'yo, Bad Boy na Cebu! Kayo, ang lupit nyo, idol ko kayo. Yo, what's up YouTube? What's up mga kabaras? This your boy, Kiko Matos. Back at it again. The one and only badass Matos. Pilit ginagaya. Pilit kinokopya, pero hanggang ngayon, supot ka pa rin! Okay, mga kabadas, itong aking vlog na ito, I don't know if nagawa na to dati, pero if not, maybe this is the first time in history that a YouTuber will react on his own vlog. So this is my reaction doon sa nangyari kagabi na nagpatawag si Rob Moya ng pulis dahil gusto ko lang siyang kausapin. Okay? Hihimayin natin yung bawat pangyayari para ma-enlighten kayo at madagdagan ang kaalaman nyo sa kung ano talaga ang nangyayari kagabi. Pero bago natin pag-usapan itong content na to, meron lang akong gustong punteriyahin. Okay? Meron akong mga nakikita mga comment na akala nila, alam nila yung sinasabi nila, which they have no idea. Okay? First point is, yung mga tao nagsasabing hindi nakakaganda sa kabataan yung ginagawa kong content. Gumawa na lang daw ako ng ibang content. Okay. First of all, hindi ko kasalanan na yung magulang, hinahayaan nila yung mga anak nila panoorin yung content ko. Okay? Yung content ko, alam ng tao, ganito. Kung gusto mo baguhin yung content ko, ba't di ka nalang gumawa ng YouTube channel, tas gumawa ka ng mga video na pambata, imbis na nakikialam ka sa content ko. Hindi ko nga pinoproblema yung content ko, ikaw pinoproblema mo. Kung ayaw mo, wag mo panoorin, magbasa ka ng libro. Kung gusto mo, manood ka ng TV, wag ka mag-YouTube. Wag ako. Okay? Pangalawa, doon sa mga tao nagsasabing scripted na naman. Naku, 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 naku. Ha? Alam nyo, masyado na yata kayo nasanay sa ibang mga influencers na puro scripted. Hindi nyo na alam. Hindi nyo na alam kung paano tugisin yung totoo sa hindi. May pulis na involved, scripted pa rin? Ha? Ang pinaglalaban ko dito, prinsipyo, hindi hype. Hindi ito para sa Battle of the YouTubers. Binanata ni Rob Moya yung teammate ko sa gym. Bata, 18 years old. Ngayon, gusto ko matapos tong problema na to, kaya ako siya pinupuntahan, kaya gusto ko siyang kausapin dahil gusto ko magtuos kami sa ring. Naghahanap siya ng sparring partner, di ba? Ngayon, kung ayaw niya akong labanan sa sparring, eh di mag-sorry siya kay coach, sa lahat ng tao sa gym, at sa mga estudyante, at lalong-lalo na kay Van, na binansagan niyang Justin Bieber of the Philippines. Mahirap ba yun? Mahirap bang gawin yun? Hindi, di ba? Gayon kung hanggang ngayon sa tingin nyo scripted, pues, kailangan nyo nang kailangan nyo nang baguhin yung paniniwala nyo. Kasi, hindi nyo ba nakikita kung gano'ng organic ang nangyayari? Ano sa tingin nyo, nag-practice kami? Nag-rehearse kami?
Ang dami ng tao involved, may police pang dumating, scripted pa rin. Naku po! Anyway, mapunta na tayo sa content. Okay? Let's go, let's go, let's go. Keep the change. Hello everybody, this is Martin Rivera with a very special shout out for you. Happy birthday to you. He did his best. The horoscope of the day. Hi, si Jaya po ito, and I'd like to do a shout-out. Mabuhay po kayo, at sana po kung kayo magsasawang tumulong sa ating mga kababayan. Marami ka pang pranks na mararamdaman at matata mo. I am sure you look beautiful, and I am sure that you both are very, very happy. So, makikita nyo dito sa intro, makikita nyo dito sa intro kay Pulis, makikita nyo si Rob Moyan nakatakas, hindi ko na siya nakausap, makikita nyo, nagtatalo kami nung coach ni Rob Moyan na dati kong kaibigan. Okay, yan yung intro ko. Tapos, skip na natin sa part ng story. Umpisa na sa story. Hi guys! Kung gusto nyo na shoutout, click the link below na nasa comment section. Bibigyan ko kayo ng personalized shoutout. Let's go. Yo guys, nandito pa ako sa Ground and Pound. Tapos yung kabrad ko si Ronald, sabi niya, si Ronald, anong sinabi mo sa akin? Tara, tara, bilisan natin para maabutan natin doon. Maganda si Rob. Nasa sa Denizon. Okay, tara na. Bihis na ako. Puntahan na natin. Alright. So as you can see, suot ko pa yung hand wraps ko. Tapos, kakaubad ko lang nung damit kong basa at sinuot ko kagad yung damit na tuyo. Kasi baka matakasan tayo ni Rob Moya. Kaya nagmadali ako. Itong si Brad Ronald, nasa Denizon, nag-i-inquire. Tapos pumunta sa amin, nag-i-inquire rin. Nagkataon na nakita kami. Ngayon, sinabihan niya ako, nandun si Rob Moya. Kasi alam lahat ng tao na hinahanap ko si Rob Moya upang kausapin. Okay, upang kausapin. So, pagkabihis ko, lumarga na kami. Pumunta kami sa Denizon. Binigyan ko si Ronald at si Yopop TV ng instruction. Kasi gusto kong malaman at mapatunayan na nandun nga si Rob Moya sa loob. Kasi bakit ako mag-aaksaya ng oras ko at ititigil ko yung ensayo ko kung wala naman si Rob Moya. Ngayon, panoorin natin to. Manggugulo sa loob. Okay, ang plano is papasok si Ronald. Tapos ikaw, Yopop, mag-video ka. Okay. Ronald, tatanoyin mo, di ba ikaw si Rob Moya? Oh, bakit? Andiyan si Kiko sa bato sa labas, hinahanap ka. Okay. Okay? Go. 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 Sundan mo. Hey, Ronald. So yan, papasok na sila. Siyempre, tataka sila, sino tong mga kalbo na to? Lahat sila nakatingin, sino tong mga to? Nasa ito, si Archie, ayan, ayan si Archie, ayan, biglang, oh, labas kayo. Kasi alam ni Archie, si Yopop TV kasama ko, ayan, kay Kiko yan. Alam na niya kaagad. Andiyan siya, Robert, labas kayo, sige na. Pero guys, ito, baliktad sa mukha ni Archie. Yo, huwag kayong magalit kay Archie. Ako hindi ako galit kay Archie. Naintindihan ko si Archie. Okay? Kliyente niya si Rob. Pinoprotektahan niya yung interest niya. Natural lang yun. Siyempre,
kung sino yung nagpapasweldo sa'yo, kaya natural na protektahan mo. Ngayon, kung ano man nangyari dito sa content na to, o kung ano man nangyari kagabi, kaya kong patawarin si Archie dahil matagal ko na siyang kaibigan. Okay? Ito, tingnan nyo itong picture na to. This was more than 10 years ago. May buhok pa ako, payat pa ako. Mas balit pa yung katawan ni Archie. Di pa siya Mr. World niyan. So ngayon, sinalubong niya si Yopop TV at saka si Brad Ronald at pinalalabas. Ngayon, I made sure na nasa labas ako kasi nag-promise ako hindi ako pupunta sa gym. Which is hindi nga ako pupunta sa gym. Nandun ako sa labas, sa public area, sa may kalye, which is hindi na part ng gym. Sino sa pre? Hindi na namin sa din sa legal yan. Okay. Yan! The King! Ha? Dinadanood na sa legal at sa polis. Ano? Okay, so nagtitreat pa si Archie na idaan sa legal at sa polis. Ngayon, yung pumapasok sa isipan ko habang nakatayo ako doon, parang anong kaso? Sige, magpatawag kayong polis. Handa na ako kung may dumating mang polis. Tapos kung mag-submit nila, sila ng ano, kung demanda nila ako, anong kaso? Diba? Paninindigan ko yung sarili ko kung magdemanda sila, sige. Kung sa tingin ng husgado mali yung ginagawa ko, edi tatanggapin ko yung hatol nila sa akin. Paninindigan ko yun. Tapos, edi I'll face the consequences. Kasi ganun ang buhay. Harapin mo yung problema mo. Huwag mo tatakbuhan. Ganun ang klaseng tao. So handa ako, handa rin yung bayag ko dyan, daladala ko yung bayag ko sa kahit anong mangyari. Tuloy na natin. Ano? Diga ko, sir. Ano may sinasabi niya? Anong kaso? Anong kaso? Okay, pinagtatalunan namin ng kaso kasi tinatreat nila ako tapos hindi ako maalis. Skip na natin dito. So, sinasabi ko na dito. Walang gulo, mag-uusap ka. Sinasabi ni Archie, hindi, manggugulo ko lang. Ako, ang katwiran ko, hindi ako manggugulo, makipag-usap ako. Tulad na sinasabi ko, gusto ko lang siya makasparing, or kung hindi niya gusto makipag-sparing sa akin, mag-sorry lang siya kay Coach Badong at sa mga estudyante. Pero si Archie, hindi ko maintindihan bakit, hindi, mamaya natin pag-usapan. Punta muna tayo sa part na yun. Walang gulo, mag-uusap lang. Si hindi kami manggugulo, mag-uusap lang. Seryoso. Seryoso daw si Archie. Eh seryoso rin naman ako eh. Ilang araw na akong pabalik-balik sa Denny Zone. Hinahanap ko siya. Mukha ba ako nagbibiro? Wala ako dyan, nandito ako. Pero seryoso pre. Tinitreasure mo yung pagkakaibigan natin. Hindi ko na tinitreasure pagkakaibigan natin. Kakapi mo naman yung tumul na yan eh. Ayan. Kung tinitreasure ko daw yung pagkakaibigan namin, respetuhin ko daw siya. Ngayon, bakit kayo tinitreasure yung pagkakaibigan namin kung ako nga hindi niya ako rin nirespeto? Diba? It goes both ways. Hindi pabor sa isa lang. Kaya sinasabi ko sa niya, bakit ko titreasure yung pagkakaibigan natin? Eh, kinakampihan mo yan. Yung prinsipyo ko, ang pinaglalaban ko dito, binanatan ni Rob Moya, yung teammate ko. Let's go. Okay, skip na tayo, skip. Tapos, may kita nyo dito, may... Apparently, merong isang nag-workout dyan na police pala. Tapos, pinagsasabihan kayo, umalis na kayo dito, huwag kayong manggulo. Kundi, sabi ko, kundi ano? Kakasuhan naman kayo. Sabi ko, anong kaso? Alarm and scandal. Sabi ko, alarm and scandal? Paano? Nag-a-alarm and scandal ba ako? Hindi, pwede kayo kasuhan ng trespassing. Paano naging trespassing and nasa public area ako? Sa public area. Ayan, may dumaang pulis. May dumaang pulis, tinitingnan nila yung pulis.
akala nila matitinag ako. Hindi nila, hindi ako papatinag kasi wala akong ginagawa masama. Alam ko ang karapatan ko. Kaya mga kabadas, kung sa tingin nyo nasa tama kayo at alam nyo ang karapatan nyo, huwag kayo papatinag, huwag kayo matatakot. Hindi kami nanggugulo sa loob ng gym, nandito tayo sa public area sa labas. Tinignan nila lahat yung dumaan ng pulis. Tinignan nila lahat yung dumaan ng pulis. Kasi, gusto nila takutin, gusto nila masinda. Yun lang sa tingin ko. Okay, let's move on. Okay, every time na sinasabi ni Archie, gusto mong kausapin, tanggalin mo yung camera. So, papatayin ko yung camera. Hoping na lumabas si Rob Moya para may pag-usap. Pero hindi eh. Ibang ano nila eh. Nasa utak nila eh. Gusto nila, una muna ang kondisyon, tanggalin yung camera. Sige, tinanggal ko yung camera. Di dapat mag-usap na kami, di ba? Pero hindi, after, may pangalawang kondisyon. Papasok ako, tas ako lang mag-isa. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Anong ibig sabihin nun? Katangahan lang yun. Hindi tapang ang tawag dun. Yung tapang, may limitasyon yan. Pag tumawid ka dun, katangahan yun. Oras na pumasok ako dyan, pwede na akong kasuhan ng trespassing. Oras na may gawin sila sa akin, syempre magre-react ako. Mababaliktad ako. Kaya safe na nandun ako sa labas, sa public area, kung saan kita na lahat, tapos naka-on yung camera ko. Tandaan nyo, may karapatan tayong lahat para i-record at i-video ang bawat pagkakataon sa mga buhay natin. Para sa sarili natin, protection. Kaya pinatay ko yung camera, tapos may kita nyo, nasa labas pa rin ako. Kasi nga, may mga kondisyon. Tanggalin mo yung camera. Okay, so, nasa labas pa rin ako. Ayaw lumabas ni Moya. Kung ayaw niya lumabas, hintayin ko sila dito. Hintayin ko siya dito. Tapos, nagsilabasa yung may-ari, nung coach, ite-threaten pa ako na ipapapulis, papadampot ako. Diba? Walang case. Anong kaso? Ang gusto ko lang, kausapin ko siya para mag-set kami ng sparring dun sa Ground and Pound MMA. Diba? Oh, yeah. Anong masama dun? Tama to. Sino to? Pangalan na ito? Idol ko na to. Talino niya, no? Kaya pala kalbo. Laki ng ulo. Kaya, hindi ko naman sila ginagambala. Kung gusto nila, ayan, lumalabas-labas sila. Ayan. Kung gusto nila ako i-check dito sa labas, nandito lang ako. Tulad na sabi ko, hihintayin ko si Rob Moya. Kahit umabot pa tayo ng hating gabi. Diba? He's wrong. Ito lang yun eh. Kung may problema, harapin mo. Ito advice ko sa lahat ng mga kabadas natin dyan. Hindi mo kailangan maging kabadas. Sa lahat, kung tao ka, kung meron kang problema, harapin mo. Huwag mong tatakbuhan. Kasi hindi mo matatakbuhan to. Babalik at babalik to sa'yo. I like this guy. This guy, you know, he uses his head, you know? He's not just all, away-away, you know? This guy's matalino. I like this guy. And he's super good-looking pa. Salute to you. What's your name? Kiko Matos? Idol na kita, idol. Sarap mo maging tropa. Talinong pa. Idol! Dito lang tayo. Wala naman alarm and scandal. Wala. Diba? Wala. Oh. Public tayo. So, walang... Okay, let's move on. Ito na yung part na galit na si Archie. Ayan, linagay ko. Gina si Archie. Napipikon na siya. Ito, Archie, panoorin muna natin to. Nandito ako sa labas. Nakapasok ka na eh. Gusto mo usapin, di ba? Ako lang mag-isa, tapos dyan kayo lahat. Diba? Ang kondisyon ni Archie, patayin ko yung camera, ako lang mag-isa papasok, tapos kakausapin ko siya. Hindi rin ako pwede magsama ng isa. Diba? Ano yun? Tapos ang kinakatwiran ko sa kanila sa mga oras na yan, pwede akong tumayo dito, dyan, dito sa pwesto na to, tapos dun si Rob Moya sa loob ng gate. Mag-uusap lang. Siyempre, si Archie, tinry nila at yung mga tao sa loob, yung mga malalaki maskulado ng silabasan.
Tinry nila kausapin si Rob Moya para kausapin ako, pero unfortunately, ewan ko ba tayo kausapin ni Rob Moya? Yan ang gusto ko, ba? Kausapin siya? Gusto kausapin mo? Tara! Bigod na si Archie! Ang layo ng nilakbay ko! Ano man ako na-respeto eh! Ha? Ito, ang sinasabi ko, ang layo na nga nilakbay ko. Ilang araw ko na siyang hinahanap. Nandyan na ako. Ang kailangan niya lang is umarap sa akin kahit dyan lang sa gate. Bakit pa ako yung papasok? Diba? Ba't di siya makalabas? Anong ibig sabihin nun? Kakausapin ko lang. As in, masabi ko lang yung gusto ko sabihin. Yun lang. Pero hindi. Hindi na niya pinatapos tong problema na to eh. Nag-iinerte pa eh. Parang ako nga, hindi mo rin nirespeto eh. Okay. Umabot na sa point na nagsusumbata na kami ni Archie. Pero hindi si Archie yung pakay ko eh. So skip na natin. Ano bang pinagsasabi ko dito? Rolling. Itetrek pa ako. Kung di daw aalis, magkakaproblema daw ako. Eh, hanap ko nga problema eh. Oh! Oh! Paano mo tawag dito? Paano mo babarahin yan? Naalala ko, parang chinek ko pa yung motor ko kung safe pa ako nandun. Kasi tinago ko yung motor ko, hindi ko linagay dyan sa tapat. Kasi alam ko nandiyan na si Rob Moya. So, ang ginawa ko, pagkabalik ko, si Archie, nandun na nag-aabang. Binantaan pa ako. Ikaw, Kiko, pag hindi ka talaga umalas dito, seryoso, magkakaproblema ka, malaki. Tapos, ang ribat ko sa kanya, yun nga yung hanap ko eh! Wala na siyang nagawa. Bigang sinabihan ko si Yopop TV, labas mo yung camera, labas mo yung camera. Pagka linalabas ko yung camera, pumapasok si Archie. Naku po! Naku po! Let's go. Ngayon, iba daw motibo ko. Gusto ko nga siyang kausapin para mag-set kami ng sparring sa amin. Bakit ako ba 'yung nanggugulo? Hindi naman ako 'yung nanggugulo, hindi naman ako 'yung nanggulo sa Denison, hindi naman ako 'yung nanggulo sa Ground and Pound. Eh. Bakit ako 'yung masama? Ngayon, gusto nila. Ngayon, iba na 'yung tono ng pananalita nila. Papasukin na daw ako. Ako lang mag-isa, walang video. Ano ibig sabihin nun? Kung gusto niya makipag-usap, nandito ako. Dito tayo sa labas kung saan kita ng lahat. Okay, putirin ko muna yung first point ko. Nanggugulo daw ako. Mga kabalas, nanggugulo ba ako? Tanungin ko kayo, nanggugulo ba ako? Hindi, nasa labas lang ako, nakatayo. Sino ba yung totoong nanggugulo? If papanorin yung mga videos ko, may video si Rob Moya na in-upload sa channel ni Archie Brodet Fitness na siya yung nanggugulo sa Denizone. Tapos nanggugulo rin siya sa Ground and Pound. Ako, never ako nanggugulo sa mga establishmento at never ako nandamay ng mga tao na hindi vlogger. Dahil pinuputiri ako lang, mga vlogger. Lahat ng tao na normal, binirespeto ko, binabati ko. Alam niyo, binibigyan, kung gusto nila magpa-picture sa akin, sige, pa-picture kayo, walang problema. Di ko kayo anuhin, kayo yung fans ko eh. Ba't ko kayo guguluhin? Bakit? Diba? Ayoko nang ganun. Nabubuhay ako dahil sa mga fans ko na nanonood ng content ko. Ba't ako gagawa ng katangahan, tas guguluhin ko sila? Hindi, di tayo ganun. Ang guguluhin lang natin, yung mga nanggugulo. Thank you! Ayun. So ngayon, abangan lang natin siya dito. Cut mo muna, cut. Hindi ako yung nanggugulo dyan. I'm not disturbing the peace. Hindi ako nagkakos ng alarm and scandal. Ayan na, si Archie. Okay. Ito yung... bago namin nakunan, si Archie pasugod na sa labas. Tapos ako, nakaganon na ako.
Yung kamay ko nasa likod, ganyan, no? Nakaganyan. Tapos sabi ko lang kay Arch, kasi para na niya ako sasapakin. Pikun na siya, eh. Tignan yung mukha niya, oh. Pikun na siya, oh. Para na niya ako sasapakin, eh. Tapos, sabi ko na lang kay Arch, sige, gawin mo na ako nung gusto mo. Take your best shot. Oh my God. Ayan. Gawin mo na. Gawin mo na. Gawin mo na, tara, Chief. Tignan nyo guys, oh, yung tao involved, oh, ang dami ng ibang tao. Masasabi nyo bang scripted yan? May script? Nag-memorize ng lines? Nag-rehearse? Masasabi nyo scripted yan? Bah! Ang lupit nyo! Nag-direct na pala kayo ng movie. Kaya alam na alam nyo. Ayan na, sinasabi ko kay Archie, take your first shot, tara. Kahit nakatali pa kamay ko sa likod. Ayan. Kasi alam ko, kapag may ginawa si Archie, siya ang mananagot. Siya magkakaroon ng kaso. So wala, balik na naman siya sa loob. Tupi! Dali, anong balak mo? Gawin mo na yung pinabalak mo. Gusto ko lang kausapin si Moya. Kita niyo yung mukha ko. Frustrated na ako. Paulit-ulit kami dito. Ang hindi ko maintindihan, si Archie, ang pinapoint out niya, pinag-aayos niya yung gulo ni Moya, pati nung isang gym member. Ngayon, eh kung pinag-aayos niyo pala, bakit hindi niyo kami pag-ayusin? Bakit kinukonsinti niyo pa si Rob Moya? Tapos ipinagmumukha niyo pa sa mga tao na ako'y nanggugulo. Hindi nga ako nanggugulo, nakatayo nga lang ako dyan, oh! Gusto ko lang siyang kausapin dahil may problema ako sa kanya. Okay? Hindi ko pala lalampasin to. Hindi pwede yan. Para nyo nang kinonsinti yung mga ginagawa ni Rob Moya na nanggugulo siya sa loob ng gym, tapos poprotektahan nyo pa. Hindi. Kaya ako ginagawa yung ginagawa ko to make sure na hindi siya mauulit-ulit. Hindi ko sinasabing huwag na siyang bumalik sa gym. Gusto ko nga mag-gym siya ulit eh. Ay, hindi ko na sinasabing huwag siyang bumalik sa ground and pound. Gusto ko nga bumalik siya ng ground and pound eh. Baka nga matulungan ko pa siya eh. Kung mag-sparring. Diba? Eh, kung lalaban ka sa Battle of the YouTubers, bakit ka takot ka makipag-sparring? Sparring lang yun. Kasama yun para sa preparasyon para paghandaan yung laban. Eh, kung sa sparring nga, takot ka na eh. Ano pa kaya pagdating kay Bad Boy ng Cebu na actual na laban? Si Bad Boy ng Cebu, laging nakikipag-sparring sa gym nila. Sa Villamore Brothers. Shoutout sa'yo, Coach Pagara. Shoutout sa'yo, Bad Boy ng Cebu. Kayo, ang lulupit nyo. Idol ko kayo. Tuloy natin to. Ako ba, Ching? Kayo lahat dyan, binigyan ko kayo ng respeto. Hindi ako ng gulo dyan. So si Archie, sinasabi niya, ako pa yung disrespectful ako. So, ibig sabihin yung ginagawa mga kabadas, paano naging disrespectful yung ginagawa ko? Lahat kayo, binibigyan. Paano naging disrespectful yung ginagawa ko, mga kabadas? Please enlighten me. Paano to naging disrespectful kung nasa labas ako? Ang taas nga na respeto ko sa kanila, hindi ako nang guguloy. Gusto ko lang kausapin si Rob Moya. Ewan ko ba kung saan hinuhugot ni Archie itong mga katwiran niyang baluktot? Samantalang dapat ginagawa niya, tinuturuan niya lang yung mga tao kung paano mag-gym, paano mag-workout. Nagiging attorney pa siya ni Rob Moya. Sus, nako Archie, marami ka pang kakainin bigas. Kulang pa yung whey protein mo pagdating sa akin. Kaya ko ng respeto si Connie, binabati ko, papunta at paalis. Ako ayan, masama. Sinasabi ko sa kanya na lahat ng tao rin nirespeto ko dyan, bakit ako yung masama? Si. Hindi ako yung nanggugulo. Hindi ikaw. Ang problema ko si Rob Moya. Hindi respeto ko nga kayo, hindi nga ako pumapasok eh. Nandito ako sa labas. Kaya nga rin nirespeto ko kayo. Kasi hindi nga pumapasok, nandito ako sa labas. Hindi ako yung nanggugulo dyan.
threaten niyo ako, papatapon niyo ako sa pulis. Oh, threaten ka? Sa camera. Magugulo ka. Magugulo ba ako? Magugulo ka yan? Bakit yung isa dyan, ang gulo, hindi nyo malang pinapdampot? Diba? Eh, kaya nga pag-ayusin nyo na to eh. Okay, so kinakatwira niya, pinag-ayos nila yung ano, yung gulo na nangyari sa Denizon. Ako, kinakatwiran ko, eh di pag-ayusin nyo rin kami para matapos na yung problema. Bakit ba pinapalaki pa tong problema na to na napaka-simple lang yung solusyon? Sa mga tao nagsasabi, ako lang yung nagpapalaki ng problema, hindi. May nag-i-exist na problema. Tinatapos ko lang yung problema, hindi ko pinapalaki. Ngayon, kung gusto, kung kayo yung mga tipo ng tao na hahayaan nyo na lang yung problema tapos di na lang babanggitin, nako, may mali sa inyo. Kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa mga taong katulad nyo. Pag may problema, ayusin. Hindi yung isasantabi na lang tapos kakalimutan. Hindi. Dahil babalik at babalik yung problema na yon. Kasi hindi siya inayos nung umpisa. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, pag may problema, harapin nyo, huwag nyo itong tatakbuhan, dahil hindi nyo ito matatakbuhan. Kailangan mas resolve to. Kaya huwag nyo ako didiktahan kung anong dapat kong gawin. Matanda na ako, alam ko na yung ginagawa ko. Kayo, kailangan nyo matuto. Napakasimple lang, Chi. Mag-uusap lang. Okay, so pinipilit niya. Kung hindi ako papasok sa loob, punta daw ako sa bahay niya. Bakit ko kailangan pumunta sa bahay niya? Una sa lahat, di ko alam kung saan yung bahay niya. Alam ko last year kung saan siya nakatira, pero umalis na siya doon. Bakit kailangan ko pa pumunta sa bahay niya? Eh, obviously, iniiwasan niya ako. Yan ang pinakamagandang opportunity. Nandyan na ako, kailangan niya lang magpakita. Diba? Ba't ko ito linalaro? Hindi siya kasama sa content. Ay, nako. Ay, nako. Bakit ba itong mga, ano, tinatapat nyo? Wala bang kayang sumabay sa akin dyan? Medyo, nakakawalang gana to si Rob Moy eh. Ba yan? Pati yung mga alipores niya, hindi ako kaya sabayan. Eh, kung mag-flip top kaya ako, kaya lang hindi ako marunong mag-ano eh. Mag-flow. Wala akong flow, wala akong rhyme. Mag-ano lang ako doon. Anyway, lumilis tayo. Let's go. Panoorin natin. Ha? Ano lang? Balik sa pangunan. Ching! Nangaraw ko na yung mga tingyan. Ito na yung opportunity ko makakasap siya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira. Ching! Last year yun. Iba na bahay niya ngayon. Malay ko ba? Bumalik pala yan ng antipolo. Masarap pa edits ni Moya? Oh! Oh! Yakapit-api ka sa kanya? Ha? Gano'n ba kalaki edits? Pasintabi sa mga kumakain dyan, ha, mga kabadas. Pero sobrang ano na ako dyan eh. Inis na ako kay Archie eh. Kaya binanata ko na. Eh malay ko ba? Baka mamaya eh lovers na pala yung dalawa. Ba't masyadong pinoprotektahan ni Archie? Pero o nga, sinabi ko nga, poprotektahan ni Archie yung interest niya. Kasi nga, kliyente niya si Rob Moya. Kaya pasensya na lang sa mga sinabi ko kasi inis na ako kay Archie dyan. Ay, si Moya. God. Mag-uusap lang kami. Mag-uusap lang kami. Chico, talagang rinirespeto mo ako. Pag-aayusin mo kami. Kasi rerespetuhin mo rin yung desisyon ko. Susubukan mo kaming pag-ayusin. Pipilitin mo si Rob Moya. Yun ang tunay na respeto. Yung ginagawa mo, sinasabi mong buti rinirespeto mo ako at wala kang gagawin sa akin, hindi mo ako gagalawin. Hindi respeto yun. Nagtitimpi ka lang. Yan nga lang na hindi mo kami pinag-ayos eh. Disrespect na yun eh. Pero kaibigan kita, hindi kita husgahan dyan. Okay? Kaya kitang patawarin. Kasi after a few years, pag lumipas ng panahon,
tatanaw tayo, babalik tayo dito at pagtatawanan lang natin itong lahat. Malayo natin, baka kasama pa natin si Rob Moya, nagiinuman tayo, pinagtatawanan natin to kasi nagkaayos na kami. Pero ngayon, hindi kami ayos, may problema, kailangan ma-resolba. Yan ang buhay. Hindi nga eh, kaya nga ako nandito sa labas, hindi ako napasok dahil nirespeto ko kayo. Huwag din ang damay yung ibang tao. Huwag din ang damay, G. Saan nga yun ang damay ng ibang tao? Anong ginagawa mo? Hindi damay ba ang ibang tao? Anong ebidensya mo? Siya lang. Ginanti niya yung kakampi ko. Pinanatan niya. Hindi mo ba naintindihan? Kung ikaw pinanatan, pupunta ako yung bumanat sa'yo. Ganun ako tropa. Yo, this is not the first time na kwento ko lang kayo sa kwentuhan ko lang kayo sa aking nakaraan. This is not the first time na I stood up for somebody else other than me. Meron akong tropa back in the day na pinuntahan ko yung nandarag sa kanya. Dinarag ko rin yung dumarag sa kanya. So, alam ko yung ginagawa ko. Hindi to bago sa akin. Lumaki ako sa kalye. Although, mabuti naman yung, galing naman ako sa mabuting pamilya, pero wala eh. Sakali ako natuto eh. Sakali yung humubog sa akin eh. Marami akong klase ng kaibigan, may mayayaman, may middle class, at may mahihirap, may mga taga bundok, may taga squatter, lahat ng klase ng tao, meron akong tropa. Kaya ako ganito. Kaya alam ko yung ginagawa ko. Kaya ako ginagawa yung mga ginagawa ko. Dahil ang dami ko ng pinagdaanan. At ito lang yung resulta ng pagkalaki ko. You know. Tuloy natin. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ba? G, huwag mo nang palakihin yung bayad mo. Mas malaki yung bayad ko. Pumasok si Kiko Matos. Wala na siya nasabi. Base sa round 1, 2, and 3, lahat ang puntos kay Kiko Matos. Walang puntos kay Archie. Sunog si Archie! Oh, sinunog si Archie ni Kiko Matos ng buhay. Walang nagawa yung mga muscle ni Archie. Walang nagawa! Uwe! Let's go. Okay, wala na katuturan to. Let's skip. Okay, dito na tayo sa part na hand drops ko mula sa ground and pound eh. Kasi nagmadali kami di. Dito na tayo sa part na lumilipas ang oras, di na nila ako pinapansin. Tapos nandun pa rin ako nakatayo. Update ko kayo. Yan guys, papakita ko lang sa inyo, marami pang tao sa loob. Ito mga... Pero isa-isa na na umaalis. Alas 9 na yata to. 8.45 na. 8.45. Maalas 7. Alas 7 kami dumating dito. 8.45 na ngayon. So if I skip the video... Update. Ayan. Teka lang. Ayan ha. Nababawasan ng motor. If I skip the video... Ayan ha. Ay kita nyo, naghihintay pa rin ako. Nababawasan ng motor. Nakatayo pa rin ako sa pwesto ko! Naharapan ng gate. Yan. Nakikita ko lang siya dumaan kanina. Ngayon din ko siya dumadaan sa harapan ko. Hindi ko na siya nakikita. Wala kaming gagawin. Si Ronald, nandito lang siya para sa protection ko. Ako gusto ko lang siyang kausapin. Sinasabi ko nga, magtuos kami sa ring.
yun lang. Or humingi siya ng tawag, kay coach at sa mga estudyante. Hindi niya kailangang humingi ng tawag sa akin, dun lang sa mga estudyante at kay... Okay, so nakikita nyo mga kabadas, nandun pa rin ako sa pwesto ko hanggang sa pinatayan na ako ng ilaw. Ayan ah. Pinatay na nila yung ilaw. Ayan oh. Kami dito, alas 7 kami. Pero pinatayan na kami ng ilaw. Kunwari, pa-closing na, pero ang dami pa rin tao sa loob. Pero may nag-workout pa rin sa loob. Bawas na yung mga motor. Ayan yung sasakyan ni Rob Moya. Yung puti na yan oh. Ayan, yan. Sasakyan niya yan. Tapos hanggang ngayon, andito pa rin kami! My God, Rob Moya. Ano nangyari sa bad boy ng Antipolo? What's good? Man, I got all night, bro. Kahit matulog ka pa dyan, pagkagising mo, nandito pa rin ako. Oh, this guy, you know, this guy, he has some balls, you know? His head looks like a dick. And he has some big ass balls. My man, you, idol. Man, badass ka talaga. minsan natatawa rin ako sa sarili ko. Hindi ako makapaniwala sa mga pinaggagawa ko. Hindi ko rin alam kung saan ko na kukuha yung lakas ng loob ko. Pero, wala eh, matagal. Skip natin ulit. Ayan, pinatayan na ako ng ilaw ng todo. Ay hindi, ito na pala yung part. Ito na pala yung part na dumating na pulis tas sobrang dilim na sa loob. Pero nung nakita nila dumating yung pulis, biglang binuksan na nila yung ilaw. Teka lang. Ayan na. Boom. Ang dilim na sa loob, di ba? Ayan na, dumating na yung pulis. Tapos, bubuksan na yung ilaw. Yan. Tapos, yung pulis, sinalubong ni Archie. Ayan. Ang sabi kasi sa akin ng pulis pagdating nandyan, may nanggugulo ba dito? Sabi ko kagad, wala pong nanggugulo dito. Ako yung unang kinausap ng pulis. So, umalis siya. Tapos tinatanong niya yung mga tao. Tapos, ayan, sinalubong na ni Archie. Ayan si Archie, palabas. Ayan. Sinalubong niya. Ayan. Tapos pumasok ako. Kasi, hindi ako takot, hindi ako natatakot dahil wala akong ginagawang masama. Anong akala nila, oras na makita ko yung pulis, aalis na ako? Hindi! Hindi yung pulis yung problema ko. Hindi si Archie yung problema ko. Hindi yung mga tao na nasa labas yung problema ko. Ang problema ko, napakasimple lang. Gusto kong kausapin si Rob Moya. Ang hirap bang intindihin nun? Okay. Ngayon, ang sinasabi ni Archie, ang sinasabi niya dito, Sir, ano ba pwede natin gawin dito kay Kikumatos? Kasi nanggugulo. Sabi ko, hindi po ako nanggugulo. Nakatayo lang ako dito. Nasa public area ako. May problema ba na nandito lang ako nakatayo? Tapos pakinggan niyo yung sasabihin ng pulis. Okay. Tapos nag-suggest yung police. Yun naman pala yung problema nyo. Sa barangay na lang kayo mag-usap. Sa police station na lang kayo mag-usap. Oh. 'Di ba? Napahinggan ng police, person of authority to judge the situation, at sa tingin niya tama lang na mag-usap kami. Kasi may problema ako. Lalo na kung wala naman akong ginagawa masama at nakatayo lang ako dun. At hinihintay ko si Rob Moya. Ngayon, tiklop na naman si Archie! Tiklop na naman si Archie, wala na naman nagawa. Yung mobile namin, ha? Nung kayo sa office namin mag-aas, tama yan, tama ka. Sa office namin, ha? Dati mobile namin. Ayun, sabi ko, opo, sasama po ako. Wala po. Tapos pinipilit ni Archie, ayaw maipag-usap ni Rob Moya. Oh, tapos sinasabi ng police, hindi. Doon na tayo sa police station para makapag-usap yung dalawa. Ayaw na makapag-usap, paano yan?
Oh, sabi ni police. Ayaw niya makipag-usap. Paano ba yan? Sabi ko, may mali ba na nakatayo lang ako dito at hintay ko siya. Sabi niya, oh, wala siyang mali. Nakatayo lang siya, hindi nagkukulong. Oh. Pauwi na po eh. Wala akong pusin. Ha? Pero makablog na po. Wala silang nagawa. Oh my God. Kasi hinahanap ko siya. Gusto ko siyang kausapin. Kung gusto mo kausapin ko silang maayos, wala ka. Ang pinagkaiba kasi namin ni Archie, ako, chess player ako. So, bawat move ko, pinag-iisipan ko. Si Archie, chess workout. Chess workout yung ginagawa niya. Hindi siya naglalaro ng chess. Nagpapalaki siya ng chess. Okay? Weh, corny! Wah! Okay, sir. Protection ko for my protection. Okay, tapos rin yung reklamo ni Archie. Ito, sir, oh, tignan mo, nagva-vlog, nagvi-video. So, kinakatwiran ko, for my protection. Tandaan nyo, kabadas, walang batas na nagsasabing bawal mag-video record. Okay? Kung may establishmento lang na nakasulat na bawal ang video record, dun mo lang re-respetuhin yung rule na yon sa building, sa establishmento. Pero kung nasa public area ka, hindi bawal mag-video ng pangyayari. Hindi bawal videoan yung police, hindi bawal videoan yung ibang tao. Lahat ito pwede kasing ipaglaban mo sa korte once the nagkagrabyoduhan, nagkagulo na, meron kang video, meron kang ebidensya. Sir, basta wala akong threat, walang gulo, walang ano. So, wala akong reklamo, di ba? Ayaw ko sa kausapin, sir. O, di, okay lang. Sa barangay tayo magkasa. Sa loob kayo. Pwede ko siya iparang barangay. Pwede ko siya iparang barangay. Pwede. Sige po, tara. Puto tayo barangay. Pakuha nung address ni Roboya. So, yung counter punch nila, na-counter ko pa. Sabi ko nga sa iyo, Archie, maglaro kang chess. Huwag yung puro chess workout. Punta mo lang ng barangay. Punta lang ng barangay dito. Oo. Pero sir, eto. Dalig. Punta mo lang ng barangay. Dalig, oh. Tapos hinihingi ko yung address ni Rob Moya para padala ng subpoena. Para sa barangay kami magkaharap. Kita nyo, kailangan pa umabot sa barangay. Kung tutusin, kung umarap siya sa akin at lumabas siya, kausapin niya ako dyan, tapos na. Tapos na. Pero hindi. Hindi. Kasi masyado natatakot si Roboya. Wala akong gagawin. Oh my God. Kailangan ko ba yung address niya? Sir. Oh. Sir, ito kasi. Para paimbita mo. Oh, anong address ni Roboya para paimbitaan ko? Pwede yung i-request yan dyan. Hindi, pero para makapag-usap kami sa barangay na natin. Kasi pag mag-usap, hindi lang pwede kayo mag-usap ngayon eh. Oh! Ang sabi ng police, hindi na kailangan umabot sa barangay kasi papadala pa sa subpoena. Pwede naman daw mag-usap ngayon. Oh. Nasa katwiran pala ako eh. Anong problema? Ba't ayaw mo ipag-usap? Padala pa lang sa pwede yun eh. Sir, di ba ang load? Dapat sinisinak pa siya yung barangay. Nakakatwiran pa si Archie. Hindi naman siya involved dun eh. Hindi, iba nga kaso. Hindi naman siya pinakinggan. Pwede kaming nandirito. Wala naman kaming ginagawa na masama, di ba? This is public ano area, di ba po? Okay mga kabadas, ang gusto ko lang rin na matutunan nyo. Oh! Yung mga tao nagsasabing wala matututunan ng mga kabataan dito. Ang gusto ko lang matutunan nyo, kailangan malaman nyo yung karapatan nyo. Para hindi kayo pagsamantalahan ng mga taong akala nila pwede nilang gawin ng kahit anong gusto nila. Importante na maging edukado tayo. Ako hindi ako tapos ng pag-aaral, inaamin ko. Pero hindi tayo dapat maging mangmang sa batas, sa karapatang pantao, sa anong pwede natin gawin at hindi natin pwede gawin. Yun lang mga kabadas. Yun yung gusto ko share sa inyo sa ganitong sitwasyon. Dapat alam natin yung pinaglalaban natin, alam natin kung nasa tama tayo o nasa mali. Kasi kung mali ako, hindi ako mag-aaksaya ng panahon dyan at hintayin ko siya buong gabi. Alis ako. Hindi ko gagawin yun. Pero hindi.
alam kong may karapatan ako, alam kong meron akong pwedeng ipaglaban. Yun lang po. Public area po ito, di ba? Pwede umuwi gusto na siya. Gusto ko lang naman siya kausapin eh. Oh, pag ayaw niya kausapin, pwede naman siya umuwi. Hindi naman pinipigilan. Ayun na, dumating na yung backup. Baka pa uwi, di ba? Kausapin mo lang. Dumating na yung backup, tatlo na sila. Indicating na, kung meron talaga ng gugulo, tatlo na sila na person of authority na pwedeng i-subjugate yung ano, yung subject or yung suspect para madalas sa presinto. Pero wala ngang nanggugulo. Walang nanggugulo. At syempre, akala nila Archie, akala nila Rob Moya, masisindak ako sa pulis. Hindi! Ang dami kong tropang pulis! Yung mga pulis na nagbibigay na serbisyo sa atin, nagpoprotekta sa atin sa lansangan, bakit ako sila matatakot? Di naman sila yung kriminal. Sila ang bayani sa kalye. Di ba? So, panatag yung loob ko. Hindi ako tatakbo! Hindi ako kriminal! Wala akong ginawang masama! Ito. Ay, nako. Archie, mag-chess ka. Maglaro ka ng chess. Hindi yung puro chess workout. Okay. Okay, nagpatawag na sila ng polis. Dumating yung ano, patrol motorcycle. Ayan o. Tapos, dali ka dito. Tapos yung isang polis pumasok na para kausapin ni Rob Moya. Ang sabi sa akin ng polis, wala akong problema. Wala akong linalabag na batas na tumayo lang dito at hintayin siya dahil gusto ko lang naman siyang kausapin. Walang alarm and scandal na nagaganap. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, Rob, hindi mo kailangan palakihin itong problema na to na patawagin yung polis. Anong gagawin nila sa akin? Dahil wala akong ginagawa mali. Alam ko yung karapatan ko. Okay? Huwag mo nang palakihin itong problema na to. Huwag mo nang idama yung ibang tao. Kasi ang sabi ng polis, magbarangayan na lang tayo. Gusto mo pa bang umabot sa barangay? Kasi napakasimple lang ng kondisyon ko. Magsuot tayo ng gloves, magtuos tayo sa ring. Kung ayaw mo magtuos, humingi ka ng tawad kay coach sa mga estudyante, lalo-lalo na kay Van na binanatan mo. Napakasimple lang, Rob. Hindi mo kailangan palakihin yung problema. Supot ka kasi. Oh! Yan na! Lumabas sa polis. Nakausap niya si Rob Moya. Hindi mo kalabas. Basta sir, wala kami ginagawang ano. Daw ni Colonel Moya. Okay. Sige, i-debunk natin to. Punta tayo sa Google. Lagay natin, Rob Moya father. Okay? Rob Moya father. So, makikita nyo, nandito, si, ang tatay ni Rob Moya ay si Jovit Moya na dating artista. Okay? I-Google nyo. So baka, ewan ko lang ha, kung naging pulis si, ano, si Jovit Moya. At naging colonel. Okay? Ito mga kabadas, ito yung mga paninindak, pananakot, na ginagawa ng tao. Ngayon, ako mga kabadas, hindi naman sa pinagmamayabang ko, pero meron rin akong connection, meron rin akong mga kilalang tao na pwedeng pumrotekta sa akin. Ngayon, hindi ko sila kailangan distorbohin para lang sa maliit kong problema. Kung kaya kong i-handle yung problema ko, ako na mag-handle ng problema ko. Hindi ko na kailangan magbanggit ng iba pang pangalan. Okay? Kung palakihan ng bayag, kaya kong tumapat. Kung palakihan ng karga, meron rin ako. Meron akong
backup. Pero hindi ko sila kailangan disturbahin. Kung may nanghuli sa akin ng MMDA, pinara ko, hindi ko kailangan tawagan si General at si Tito at si Ninong. Hindi! Ako na mismo mag-aayos ng problema. Kahit tikitan pa ako, tatanggapin ko yung ticket. Hindi ko kailangan magbanggit ng pangalan. Yung mga tao nagbabanggit ng pangalan, mostly mga bluffers yung mga yan. Anong tingin niya? Dahil nabanggit, binanggit ni Sir Police Officer na, ah, anak pala ni Colonel Moya yan, na mapapadalong isip ako at atras ako. Sabihin ko, kung totoong Colonel yung tatay ni Moya, Colonel Moya, kung kayo po husgahan nyo yung sitwasyon namin, may mali ba sa ginagawa ko? Kung totoo man po kayo ay Colonel, may mali ba? Dahil kung mali, ako na mismo titigilan ko si Rob Moya. Pero hindi. Hindi ko titigilan si Rob Moya hanggat hindi nare-resolve itong problema na to. First option, mag-sparring kami. Second option, humingi siya ng tawad kay Coach Badong sa gym at sa mga estudyante. Yun lang po. Tatapusin ko na po ito kasi ang kasunod nito, habang nagbubura ako ng files, nakatakas si Rob Moya, hindi ko man lang siya nakausap. Ito oh. Yan, naubusan na ako ng files dyan, ng memory dyan eh. Ayan si bad boy na, si Lolo. Op, balik tayo dito, balik. Ayan oh, kita nyo yan, ayan oh. Hugis pa lang ng katawan oh. Baboy ng Antipolo, bad boy ng Antipolo. Pumasok ng sasakyan. Eh, hindi ko na namalayan na lumabas siya ng gym. Kasi nagbubura ako ng files. Puno na yung memory ko. Kakaintay, kakarecord. Pero yan, nakatakas na siya. Hindi na naman na-resolve yung problema. So, hindi ko siya titigilan. Rob Moya, hindi kita titigilan. Gagawin kita ng content. Hanapin ko yung mga videos mo kung saan hinuhukay mo yung libingan mo, tapos tatapalan ko lang. Hanggang di ka sumagot. Rob, seryoso ako. Ang ganda ng opportunity na to para depensa mo sarili mo, pero hindi. Masyado kang natatakot. Minsan naawa na lang talaga ako sa'yo eh. Nawawala na yung galit, naawa na lang talaga ako sa'yo. Kasi opportunity na rin to para matuto ka. Matuto kang lumaban at hindi pumayag sa mga ginagawa ng ibang tao para sa'yo. Opportunity mo to para tumayo at tumuntong sa sarili mong paa. At hindi mo aasahan sila Mami Oni dahil ang asahan mo yung sarili mo, sarili mong kakayanan bilang lalaki, bilang adult. Rob, read between the lines. This is not about hype. This is about principle. Let's go. Ayan na si bad boy na Antipolo. Babayu, detective! Babayu, detective! Balis na si bad boy ng Antipolo. Bye-bye! Bye-bye! Kinalapan ng escort. Ayan o, balis na. Bye-bye! Lana, umalis na yung bad boy ng Antipolo. Hindi ko man lang nakunan sa video. Sayang. O siya. Guys, show's over. Thank you. Ayan o, nakita nyo kung gano'ng karaming tao. Archie, kausap pa yung police. Nagtatanong, ano ba pwedeng gawin sa akin? Ako, lakad lang ako. Paalis. O, kumamay pa. Wala eh. Nagpa-picture pa ako sa police. Asa na yun? Umabot sa point na kailangan yung police. You can't scare me, man. This guy has balls. Guys, tatapusin ko na yung content ko. Umalis na si Rob Moya. Ito, mga police. Napagpa-picture pa ako sa kanila. Tingnan nyo. Nagpa-picture pa. Ewan ko ba kung saan ko na naisip yung mga kalokohan ko. Naku po, Kikumatos, ikaw, pilyo ka talaga. Bata pala ako, ganito na talaga yung ugali ko. Ayun po mga kabalas. Ayun po yung nangyari at naganap kagabi
inimay ko at para mas lalo niyong maintindihan kung saan ako nanggagaling, ano yung pinaglalaban ko, anong gusto kong mangyari. Ito na po yun. At maraming salamat sa mga solid na kabadas na sumusuporta. Shoutout sa mga nagre-review ng aking at nagre-react. Shoutout kay OFW Biahero at kay Coach Alexis Kabakal, Captain Barbell. Tulungan po natin si Captain Barbell dahil na-ban yung original YouTube account niya at ito na po ang bagong YouTube account niya. I-subscribe po tayo sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng kabadas. Alam niyo po na sobrang natutuwa po ako sa mga comments niyo at na at least alam niyo na kung ano yung pinaglalaban ko. Hindi naman po talaga ako nagbago. Although last year, yun nga, medyo off ako, pero may dahilan naman kung bakit ko ginagawa yung mga ginagawa ko. Last year, walang-wala ako. Kailangan ko magpapansin sa YouTube. Kailangan ko kumita ng pera para sa pamilya ko. Tapos ngayon, may pera na ako! pinagpapatuloy ko lang kung ano yung sa tingin kong prinsipyo ko. Kasi kung wala tayong prinsipyo bilang tao, para na lang tayong mga robot. Para na lang tayong mga patay na isda na sumasabay sa agos ng tubig. Only dead fish flow with the river. Fish go with the flow. And I'm the disruption of the flow! So yun. Roboya, hindi kita titigilan. Hanggat di ka mag-sorry kay coach. At least mag-sorry ka kay coach at sa mga estudyante. Yun lang. Maraming salamat mga kabadas. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!